Sino ba naman ang hindi mamamangha kapag nakakita ng kometa tuwing gabi? Nakakamanghang isipin na ang gatuldok na nakikita natin ay halos kasing laki ng isang buong bayan kung susukatin natin talaga. Ang mga kometa ay bola lang naman ng bato, frozen gas at iba pa mga space debris. Pero ang buntot nila ang nagpapaganda sa imahe tuwing nakikita natin. Ang buntot ng kometa, sa totoo lamang, ay pwedeng umabot ng ilang milyong kilometro ang layo. At lumalabas lang to kapag dumadaan ang kometa malapit sa araw. Dahilan naman para mag-init to, kumbaga melting with style. Ang comet sightings ay isang pangyayari na hindi mo talaga agad-agad na makakalimutan. Ang iconic na Halley's Comet na dumadaan sa Earth tuwing 76 years ay madalas na dumadaan tuwing may pivotal moment sa kasaysayan ng mundo. Halimbawa, nagpakita to noong 1066 habang ang mga Normans ay naghahanda sa pagsakop nila sa England. Ang nakaka-curious na bagay ay mas marami pang mga ganun kaysa sa inaasahan mo. Ang mga rare headline-grabbing comets tulad ng pinangalan nga sa sikat na astronomer na si Edmund Halley ay tila nagbibigay ng maling impresyon. Ang Halley's Comet ay makikita mo lamang isa o dalawang beses sa average human lifetime. Pero actually, ay marami ang kometa sa kalawakan as in sobrang dami. Naturally, ang size ng outer space ay isang konsepto na nakakalito talaga. Potentially, merong bilyong galaxy na nakakasabog ng utak dahil isipin mo ang araw ay 1 million times na mas malaki sa ating mundo. Tapos ang araw ay gatuldok na alikabok lamang sa universe. So kung susumahin, pinaniniwala ang merong nasa 1 trillion na comets in existence. Ayon nga sa ESA, ang mga kometa sa Milky Way ay kalaunan mawawala ang kanilang integridad dahil sa ang yelo nila ay nai-impact ng araw. Ang iba ay nagiging matigas at mabato, nawawala na ang kanilang buntot at nagiging near-Earth asteroid na lamang. So, for all intents, sila ay mga dead comets na. Pinaniniwalaan na may dalawang lugar sa ating universe na sobrang daming kometa kung saan ito nanggagaling. Ang enormous na Oort cloud na isang bubble of icy masses sa pinakadulo ng ating solar system at ang Kuiper Belt. Ito ay similar, mas maliit na band ng icy debris na makikita naman sa rehiyon ng Neptune at ng Pluto. Kung gusto niyo ng mga gentong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel.